Magandang araw sa inyo, kaibigan. At nagbabalik si GM Tutorial sa pagtuturo na naman, no? Dito sa ating munting channel. Salamat at napadalaw ka at napadaan ka. So, meron tayo ngayong panibagong repair ito. Microwave. So, analog type na microwave. So, galing po ito sa isang restaurant o hotel, no? Is problema sa kanya, laging namumutok ng fuse. So, nakalimang fuse na daw sila dito sa pagpalit. So, pag sinaksak, putok yung fuse. Ibig sabihin, may problema itong analog na microwave natin. So, ituturo ko sa inyo kung yung mga sikreto ng mga pag-test at saka troubleshooting dito sa ating microwave. So, bagong lahat, nagpapasalamat ako sa mga tumitingin at nanonood sa channel na ito. Salami sa inyo at simulan na natin itong video. Nga pala guys, sa pag bubukas nito, make sure na nakabunot, yan, naka-unplug ang ating saksakan, yan, tapos yan, buksan na natin, yan na. Actually guys, pinuksan ko na sa kanina kasi nga matagal ko may screw pa. Ayan na. So, ayan na guys. Ayan. Check muna natin yung smoke saksakan. Ayan. Okay, merong supply yung ating saksakan. So, isaksak natin itong microwave. Yan. So, yan guys, no? Ito na. Sasaksak ko na. Yan. Tapos, ito nga pala. Lagi daw ito namumutok ng fuse. Kaya yan, jinamperan ko muna. Nagjumper muna tayo ng isang pirasong wire lang. Ang ganito, wire. Yan. Nagjumper tayo dito sa kanyang fuse para makita nyo kung pumuputok nga talaga, no? So, yan. Saksak ko na. So, tingnan natin yung fuse kung puputok. Ayan. So, on ko na dito. Ayan. So, yun. Pumutok. Oh, no! Sorted, no? Ibig sabihin, may problema dito sa kanyang system. Ayan. So, check natin to lahat kung saan dito. So, bunutin naman natin. Itong kanyang high voltage transformer, high voltage capacitor, high voltage ito, diode, yan. Ito lang naman yung mga problema na palaging problema sa ating mga microwave, no? Analog type, yan. Yung tatlong yan. So, pumutok yung kanyang fuse. So, check natin ito lahat kung saan yung tinamaan, no? So, stay lang kayo dyan guys at panoorin nyo na lang to. Make sure nga pala guys, no, pag dito na side is picturean nyo kung hindi nyo sa ulo, kung hindi nyo sa ulado itong part na to, is picturean nyo, no, dahil kapag nagkamali kayo is puputok po yan, no, may puputok po dyan. So dapat safe palagi tayo. Ang una-una ang target dito itong kanyang high voltage capacitor, yan. So short lang natin yan. Gaya nito. Yan. Short lang natin yan ganito. Mga after, mga 10 seconds. Yan. Short natin itong dalawang terminal. Itong dalawang pin. Yan. Short natin yan ng long nose. Yan. Yan. At least 10 minutes, 10 seconds. Yan. Yan. Short na. So, kunin natin. Bago tanggalin. Yan. Okay. Yan. Tanggalin natin. Mag-i-stack po ito ng 5
5,000 to 8,000 no volts itong ating ana capacitor. Yan, high voltage capacitor. So dapat discharge natin 'yan. Yan. Tanggalan natin yung mga pin. Yan, tanggalan natin. Tapos tong dalawa to sa unahan to. To sa primary. Tanggalin na rin natin 'yan. Set lang natin dito sa ano, multimeter 'yan. Times 1K, 'yan. Yung palo lang kukunin natin, 'yan. 'Yan, palo. Times 1K, 'yan. Tapos ang transformer, meron siyang primary, secondary at saka itong heating, 'yan, para sa heating dito sa kanyang magnetron. So first check natin itong dalawa. So unahan. Ayan. So tingnan na natin itong multimeter. Yung dalawang pin dulo. Ayan. So meaning good yan. Good. Good po yan. Ayan. Good yan. Tapos sa body ground dito. Kanyang katawan yan. Wala. Walang ground. Sa kabila naman, sa loob banda kasi hindi makita. Ano? Yan. Meaning, walang ground, good. Primary, good. Tapos ito sa pangalawa, sa secondary, yan. Check rin natin itong fuse. Yan. May fuse ito sa loob, malaki. Yan, may fuse siya sa loob. So check natin. Meaning, pumalo. Good. Good itong fuse natin. Yan. Tapos secondary, ito pala, heating muna, heating. Yan. Yan. So okay lang natin ang dalawang test probe. Yan. So meaning, good yan, no? Tapos body ground natin dito. Yung isa hawakan, body ground ng isa. Yan. Wala. Walang ground. Ibig sabihin, good. Ito sa pangalawa. Body ground. So, wala. Meaning, good itong heating. Yan. Tapos, sunod natin yung ito, secondary. Yan, nag-iisa. Yan, yung naghahawak ng fuse. Minsan kasi sa ibang microwave, walang fuse, walang ganito. Rekta na yan dito sa, ano, kapasitor. So, ang gagawin natin, titest natin itong secondary. Yan. So, yan, nakaset natin multimeter sa, ano, auto. Open line, okay na yan. Dito sa ating multimeter. Yan. Tingnan na natin kung ano yung reading. Kaya itong ginamit natin yung multimeter para malaman natin kung good yung secondary part ito. Ayan. So, gamitan natin ng ganito. Multimeter na ano, analog digital. Ayan. So, ayan. Check na natin yung secondary. Ayan. Yung isang pin, dito. Tapos, check, set natin yung mong multimeter. Ayan. So, open line lang. Okay na yan. Tapos, yung isa dito sa secondary, yung isa sa ground. Yan. So, 202.2. So, meaning, good yung ating transformer. Good yung primary, good yung secondary, good yung heating. Yan. So, sunod natin itong magnetron. Yan. Itong magnetron, yan. Minsan kasi hindi uminit ito rin. So check na rin natin to para malaman natin. Tapos times 1K pa rin. Yan. Yung palo lang kukunin natin. Yan. Meaning pag pumalo itong dalawa, natural lang ito na pumapalo. Yan. So yan, good yan. Ibig sabihin, natural lang yan na pumapalo. So good yan. Tapos lipat tayo dito sa body ground. Yan. So meaning hindi siya pumalo, wala siyang ground, wala, hindi siya grounded. Yan. Tapos lipat natin tong isa dito sa kabila rin. Yan. Yan, kabilaan dito, kabilaan. Yan. Wala, walang ground. So meaning good ito. Good yan.
ating magneton. So last check natin itong high voltage capacitor. Ayan. So check na natin. So bunutin muna natin. Kunin muna natin bago i-check. So ayan. Pati itong high voltage diode, check na rin natin. Ayan. Guys. Okay guys, bago sa pagsi-check ng ating ito, capacitor high voltage. So times 1K or times 10K. Yan. So para mas malinaw, itong times 10K ang gagamitin ko. Yan. Yung palo lang kukunin ko. Yan. Palo lang. So yan. 0.75 UF 'yon. Microfarad. Check natin. Kailangan yung palo lang kunin natin yung palo. So good. Pumalo. Baligtad. So good. Meaning good ito. So check natin itong body ground. Ito. Yan. Body ground. So yun. Shortage. Yun. Kita nyo. Pumalo. Yan. Meaning shortage yan. Yan. Shorted. Yan. Yan. Shorted po. Yan. So meron tayo ditong isa. Yan. So may kalumaan na siya pero pwede pa naman to. Yan. 0.75. So ipapalik natin dito. Itong 0.75. So itest natin. So may kalumaan na rin pero pwede pa ito. No? At least gagana na. No? So check. Yan. Good. Kabila. So good. So check natin dito sa body ground. Yan. So hindi siya shorted, yan. Hindi po siya shorted. Unlike dito sa isa, sa mismong original niya is shorted. Ano? Shorted, yan. So ito yung palit natin. Hindi po siya shorted, yan, no. Ayan. So, palit natin ito mamaya. Tapos, check na rin natin itong diode high voltage. Ayan. Times 10K pa rin. Okay na yan. So, ayan. Check natin. Ayan. So, meaning pumalo. Good yan. Pero dapat sa pangalawang test natin, hindi yan papalo. So ito. Yan. Meaning, good pa itong high voltage diode. Yan. So ngayon, kabit na natin dito sa loob, microwave. Tapos testing na natin, no? So yun lang. So check na rin natin yung ibang parts mamaya kung nagka-problema pa rin. So stay lang kayo dyan at panoorin nyo na lang. So ayan, no. Kabit na natin. Ayan. Lagay lang natin. Ayan. Balik lang natin na maayos. Ayan. Ayan. Kailangan niyo ito guys, lalo na sa mga maintenance kaya sa mga hotel, restaurant. So kailangan niyo ng mga maintenance na ganito. So hindi mawawala yung microwave na yan sa mga restaurant, sa mga hotel. Ayan. So para magkaroon kayo ng idea is panoorin niyo na lang palagi para maintindihan nyo guys, no? O yan. Balik na natin dito sa dalawa. Yan.
Tapos kung hindi nyo kabisado guys, picturean nyo ha, sabi ko kanina. So, ayan. Tapos, itong part ng isang magnetron, magkasama yan dito sa diode. Yan. Dalawa sila dyan, palagi. Yan. Ayan. Isang magnetron, papunta dito sa diode. Ayan. Dalawa sila dito sa diode, sa high voltage diode. Tapos itong fuse niya, itong secondary fuse, nag-iisa lang po yan dito sa ilalim. Ayan. Tapos, balik na natin. Ayan. Is, dapat hindi matamaan ng fan yung wire. Ayan. So, yan. Balik na natin. So, gawin natin, bunutin mo natin itong fuse. Ayan. Kasi ito, shorted na ito. Ayan. Shorted na yan. Kanina yung pumutok. Ayan. Shorted po yan. So, gagawin natin, magja-jump tayo ng isang wire, isang pirasong wire lang. Ayan. Isang piraso. Ayan na. Isang piraso lang gagamitin natin. Ayan. So, ayan guys, no? Ayan. Inikot ko lang sa mismong katawan niya. Ayan, maluwag pa. Ayan. Tapos, lagay natin doon sa ano. Lagay natin dito sa mismong lagayan ng fuse. So, ayan. Pang test lang naman to guys. Pang testing lang naman natin to. So yan. Nilagay na natin. Test natin. So yun. So. Balik na natin tong lahat ng mga wires. Bago natin saksak. No? So yan. Balik ito sa primary. Yun. Huwag natin kalimutan palagi kapag ano, double check natin bago natin ayusin. Bago natin ipaanda rin. Check natin na mabuti. Yan. Tapos, saksak na natin to guys. No? Yan. Try natin. So yan, saksak ko na. So yun. Good na. Hindi na siya pumutok. Ayan, kumuha tayo ng tubig. Testing natin kung umiinit, no? So, ayan. Lagay lang natin. Painitin natin kung talagang umiinit na. Ayan, tayin lang natin, no? So, check natin guys kung baka okay na. So, yun. Init na. So, good. So, yan guys. Init na siya. Yun. Ayos na natin ginawa. So, maraming salamat sa inyong panonood at sa sunod is meron pa tayong mga video na ituturo sa inyo. So, abangan nyo na lang guys. So, kung nagustuhan nyo yung channel ko, paki-like na rin, paki-share, subscribe na rin sa channel ko. Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lang. Be safe.